anti-diuret. Hindi kaya anymore may nasa likod dyan sa mga basher na yan na nagbabayad sa mga basher na yan kasi grabe na silang manira sa pangalan ni FLM. Kasi kung wala silang mapapala, titigil na mga... Ay, meron. Meron talaga. Diba? Meron. Yung sinasabi niyo po, Ma'am Nati, yan po ay isang mga katotohanan na nangyayari ngayon na meron po nagpifinansyer dyan. May mga ano po yan, may mga handler po kasi yan eh. Oo. Kaya sila walang katigil-tigil kasi nga doon sila kumikita. Eh sino ba naman mga kapatid ang magwawalwal ng walang kasawa-sawa kung walang napapala? Di po ba? Kasi kung wala napapala dyan sa kawawalwal kay Boss FLM, abay titigil na yan at gagawa na lang ng ibang content kung saan sila kikita. Kung wala napapala, eh meron po eh. May mga nagbibigay, may mga nagbabayad eh. Di ba? Aminin man nila o hindi, halatang halata na may mga nagbabayad dyan. Kaya ganadong magwalwal eh. Di ba? Oh. Sino ba ang nagbabayad? Eh si Alpamonyo. Saan kumukuha ng pambayad si Alpamonyo? Eh dito sa handler niya. Di ba? Very basic lang po eh. Tayo dito, wala pong masapilitan dito kung gusto yung pumunta na manood ng mansyon. Wala pong namimilit dito. Pero, dahil sa pagmamahal natin kay Boss FLM, nagsasama-sama tayo dito gabi-gabi. Wala pong namimilit sa inyo na kung ayaw nyo mag-super chat, mag-super sticker, wala pong namimilit sa inyo. Di ba? Pero, ginagawa niyan dahil po sa pagmamahal natin kay Boss FLM. Tama? Di ba? Ganun eh. Ngayon, tama po yung inyong iniisip, Ma'am Nati Direct, dahil talaga pong yan po ang katotohanan dyan. Kung walang, kung hindi nagkakapera yung mga yan, titigil na po yan. Sino ba naman si Raulong magagagalit ka sa Sokmed? Wala ka naman napapala. Di ba? Kaya po ganun. Sabi ni Ma'am Michiko, hindi na yan titigil si Yama at Cesar dahil revenge to death na yan sila. Wala akong paglalagyan. Okay, thank you. Diba? Ang sabi ni Michiko, hindi na yan titigil si Yama at Cesar dahil revenge to death na yan sila. Yes. Kung revenge man yung ginagawa nila, pero still, may financier. Diba? O hindi man, kung wala mang financier, ano ang habol nila? Revenue sa YouTube. O hindi revenue sa YouTube, ano ba? Revenge? Sa ginawa sa kanya? Diba? Hindi nga daw revenge eh. Kasi mas malaki daw ang kinikita niya ngayon. 6 times. Compared doon sa tinatanggap niya kay boss. Imagine 6 times. Binabayaran siya na 6 times para balahurain niya sa Boss FLM. Eh, gano'ng katindi itong mga tao na to? Di ba? Babayaran nga para mambalahura ka. Di ba? Kalundurun, ano ibig sabihin nito dyan, Ogre? Ano ito ibig sabihin? Kalunduruan daka sa lahat. Ano ba to? Kapampangan ba to? O ano? Hindi ko maintindihan dyan, Ogre. Ngayon mga kapatid, ito naman ang point. Okay. Alam na natin na may nagbabayad, tama? Ngayon, itong mga naguhudas, tanongin natin, meron din kayo nagbabayad sa kanila? Di ba? Meron din ba nagbabayad? Kaluguran, mali yung pagkakatype mo dyan Ogar, sa Kapampangan, kaluguran da ka. Oo. Hindi, mali yung ano. Mali yung pagkakatype mo dyan. Kasi marunong ako magkapampangan. Ano ba? Sabi ni Ma'am Salve Balaoro, revenge nga pero tago ng tago, lipat ng lipat. In other words,
no permanent address. O, di ba? Kasi kung ano yan, kung talagang wala silang kinakatakutan at talagang tama ang pinaglalaban niya, naandyan lang sa Taguig yan. Eh wala, sumatagal na sa bibat dyan. Eh. O, di ba? Kami nga, binabanatan. Hindi nga kami umaalis dito eh. Alam nila yung address nila namin dito eh. Di ba? Sabi ni Michiko, kaya nga sumasandal sila kay Alpha dahil si Alpha ang pinuno ng kademonyohan. Di ba? Eh, tingnan lang natin kung wala nang maibibigay na pera si Alpha kung sasamahan pa nila. Ano yan? Unlimited ba yung pera mo, Alpha? Hindi ka ba nauubusan ng pera? Trilyonaryo ka ba? Ano? At saan galing ang pera mo? Eh, alam ko naman kung anong trabaho mo dyan eh. Alam ko eh. Ah. Di ba? May trabaho ka dyan. Alam ko yan. Pero hindi ganun kalaki ang kita. Alam ko yan eh. Ah. Kano ba per ora? Alam ko eh. Alam ko. Hindi mo pwedeng i-deny. Ngayon, ang question, saan nang gagaling ang ipinansusuhol mo? Yan ang dapat nating alamin, mga kapatid! Sino ang financier mo? Kasi kung doon ka lang aasa sa kinikita mo dyan, hindi po pwede. Diba? Sabi ni Ma'am Eulalia Pagado, malakas talaga ang hatak ng pera. Ay, oo naman. Lahat. Money talks. Tandaan nyo ito, ha? Money talks. Everybody listen. Tama, tama. Pero depende sa tao yan. May mga tao na kahit suhulan mo ng pera, hindi magagawa na balhorain si boss. Especially, yung mga dati nang may pera. Tama? Hindi mo kahit suhulan yan. Ah. Ngayon, pag ikaw naman yung taong manunuhol, eh, malamang sa malamang, iba talaga ang lakad mo. May mga lakad ka na mga talaga mga pailalim. Hudas kung hudas, demonyo kung demonyo. Ganon yun. Tama, tama. Tama eh. Sabi ni, mega love shoutout mo na natin si Ma'am BCKTV. Ma'am BCKTV, baka BKTV po ito. Oh, tamsaknan, puting-puti ang damit ni Madam. Alright. Mega love shoutout po sa inyo. Kayo po ay nasa channel ni Boss Francis Leo Marcos. At ako po ang host for tonight. Sabi ni Ma'am Merly De Pompis, may malaking tao ba sa likod ni... Sa likod ni Pinuno. Brody mo. Si Pinuno. Sino ba itong Pinuno? Ma'am Merly. Sabi ni Kuya Gani Rosales, darating din ang araw pag sisisihan nilang lahat ang kanilang pinaggagawa. Ngayon, kumikita. Yes. Sabi ni Ma'am Salve Balaoro ng Singapore, Snatcher, hindi. Kung yung snatcher yan, malamang na nasa oblo na ngayon, matagal na. Mm-hmm. Sabi ni Ma'am Michiko, alam ko rin ang trabaho niya. Alam ni din ni Ma'am Michiko, di ba? Sabi ni Kuya Gob Stewart, alimor si Alpha Romeo ang big time. Yan, malakas kumita kapag maganda ang products, pero sa ngayon, mahina. Papano di magaan ang products. Sabi ni Ma'am Edwina Donna, Lemore FFC ay pasig ako.
Pero di ko nagustuhan ang mga sinasabi nila sa kabila kay Sir FLM. Matapos nilang pakinabangan, ngayon puro paninira na ang maririnig mo sa kanila. At ang inayawan ko ay puro mura. Oh, palakpakan natin si Ma'am Edwina Dona. Member po si Ma'am Edwina ng FFCI Pasig na pinamumunuan po ni Eric Soleta. Sa ngayon po ay sino na po ang na buo pa po ba ang FFCI Pasig ngayon at sino na po ang mga members? Pagpatuloy niyo lang po 'yan, Ma'am Edwina. At tandaan niyo po na tayo po ay nasa tamang landas. Nagkakilala tayo dito dahil kay Boss FLM. Yung mga taong yan, hindi naman natin kilala yan noon. Nasi-shoutout lang natin dito nung nakilala na sila. Ngayon, mas matapang pa sila sa totoong pandemic hero at gusto pa nilang agawin ang titulo ni Boss FLM. So, ganun eh, di ba? Chill-chill lang tayo. Sabi ni Ma'am Marley de Pombis, from the beginning, nandyan siya, nakakapit. Yes, oo. Sabi ni Ma'am Yulalia, correct, pero depende sa tao yan. Correct din po, alright? Kuya Earls TV, pag money talks, Lemar, anong language? Ching-ching. O, yung kalansing ng pera ang tunog yan. Sabi nga, ang pera po, yan po ay neutral po yan. Sinabi ito ni Shobal TV, nakikinig ako kay Shobal TV. Sabi niya, ang pera, mga kapatid, yan ay neutral things. Di ba? Depende yan sa paggamit ng tao. Kung yan ay pwede mong gamitin sa kabutihan at pwede rin gamitin sa kasamaan. Di ba? Sa kabutihan, sa pagtulong, magagamit mo yan, pero pwede mo rin gamitin yan para manira ng buhay ng tao. So kaya po yung sinasabi nila, money is the root of all evil. Depende po yan sa gagamit. Oo, ang pera po ay neutral. Yan. Alright, sabi ni Ma'am Vicky TV, BCKY TV, yes. Magandang araw po sa inyo, madam. At si Ma'am Gina Ragos, mega love shoutout po. FFCI Cavite, mega love shoutout po. Ma'am Terry Garduze, mega love shoutout. Ma'am Maura Gadong, ayan. Everything is going to be God bless your FLM from Oman, Muscat. Stay strong, love. Ma'am Alalam TV, shoutout ni Mort sa lahat ng nasa comment section. Mega love shoutout po sa inyo. Sabi ni Mami Josephine A. Luna, somebody's on the top on Alpamonyo. Pwede. Pwede natin isipin na mayroon talaga. At sino yun? Ah, diba? Sabi ni Ma'am Nati Dayrit, palagi ko kahit walang pera na nagmahal kay FLM, hindi nila kayang suhulin ng mga taga-sweldo. Hindi nila kayang suhulan ng mga taga-sweldo ng mga basher na yan. Kasi ako mahirap lang, pero mula simula, si FLM, andito ako, nakasubaybay kay FLM. Opo nga, depende po yan, Ma'am Nati, no? Meron po kasi tayong mga kapatid dito na hindi ko alam kung anong kadahilanan, pero sila po ay nadadali, nabibingwit. Hindi ko alam kung anong dahilan. Kung ito ba ay paghiganti, o ito ba ay sadyang minahal ba nila talaga si Yama. At nung umalis si Yama, doon nila napagtanto na yung pagmamahal nila kay Yama ay mas humigit pa sa dating pagmamahal nila kay Boss FLM. Pwedeng ganun eh, di ba? Sa tagal ba naman, di ba? Kung halimbawa, ang pagkakamali lang, syempre nag-take advantage si Yama doon. Kasi ako, sinasabi ko sa inyo, wag niyo akong mahalin na katulad ng pagmamahal kay boss, kasi si boss dapat lahat 'yan eh. Kung madadamay man kami, maraming salamat, pero kung hindi, wala pong problema. Kasi nagtatrabaho po kami kay boss eh. Hindi ako pwedeng maging katulad ni boss, malabong mangyari 'yon. Malabong malabo po 'yon. 'Di ba? Kasi ako makikilala niyo kundi dahil kay boss FLM. Ngayon sila, iba yung mentality na nila. Gusto nila lang lumevel doon sa level ni boss eh. Di ba? Kaya ang ultimate goal ni Alpamonyo,
makuha lahat ng supporter ni boss. Siya ang mag-manipulate ng mansyon. Siya lahat. Why? Siyempre. Siyempre. Ando ng pera. Diba? Kaya may nagsasabi. Ang daming kinita doon sa mga humanitarian project na ginawa. Diba? So kung marami pera yan, bakit kailangan niya mangulekta? Doon sa mga humanitarian project and then ipapasa doon sa bagman and then after that, magkakaroon na doon ng corruptions. How do I know it? Kasi takot sa transparency. Tama. Sino ang nagkwento sa akin yan? Si John Ogar. Oh, bertahan nyo si John Ogar para lalo kayo sumabog. Oh. Hindi ako nag-iimbento dito ng salita. Nag-usap kami ni John Ogar. Paano ang sistema niyo dati? Atol, ganito yan. Oh. Una, ako ang mangongolekta. Oh. Pagkatapos, pag naipong ko na, malinaw yung transparency sa akin yan, tol. Sabi ni John Ogar. Unlista dyan, lahat. Lahat ng mga nagbigay para sa humanitarian. At nasasabihin ni Alpamonio, akin na yung huli. Ha, diba? Ngayon, pagkatapos makolekta ni John Ogar, ibibigay niya ngayon doon sa purchaser. Aha. Ngayon, yung purchaser ngayon, mamimili yan, balde-balde, bigas-bigas, pagsasama-sama doon, at wala nang babalik kay John Ogar na papel kung magkano ang binili. Oh, paano ko malalaman yun? Eh di siyempre, si John Ogar nga ang nagkwento. Oh. Hindi mo pwedeng i-deny yun kasi kanang kamay mo si John Ogar dati. O oh, ngayon, eto na ngayon. Yung pinagbigayan ngayon. O. Oh. Meron din yung listahan. Kung magkano yung pinamili, magkano yung ganito, ganyan, magkano yung ganito. Ayaw nilang palabasin. Ayaw nilang magsalita. Ah, oh, sabihin mong mali ako. Ah, oh, sabihin mong mali ang sinasabi ko. Palulutain ko si John Ogar. Ah. Oh. At lulutang na rin yung sino yung binibigyan ni John Ogar. Paano ko nalaman 'yon? Eh kag nagkwento kami ni John Ogar eh. Oh, ang tanong, bakit ngayon lang sinabi ni Ogar? Matagal lang sinabi sa akin ni John Ogar yan. Matagal na. Sinabi ko na dati yan. Pero yan ang sistema. At sigurado, yan pa rin ang sistema until now. Eh bakit ka mo? Iisang tao nagmamanipulit si Alpamonio, eh di natural, ganun pa rin. Tama, tama. Oh, hindi ako nagwawalwal. Real talk. Kasi, babanata mo si Ate Samira. Hindi mo naman kilala si Ate Samira. Ito mga tanong na to, ang dapat mong sagutin. Ito mga taong to, ang dapat mong sagutin. Hindi kami. Diba? Banat ka ng banat sa mga tao dito. Ito mga taong to na mga kasama mo, may mga nalalaman sa'yo. Kaya takot na takot kayo eh. Ano sabi? Sa video call na lang ayusin yung transparency. Hindi sila pumapayag. Bakit ko alam? Oh, diba? Kasi si Kuya Sani, alam din yan. Bakit alam ni Kuya Sani? Eh, alam niya. Hindi ko alam kung bakit nalaman ni Kuya Sani. Baka parehas kami ng source. Ah, diba?
Kaya ganun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, expose na yan, Tolimore. Malapit na. Sunod-sunod kasi yan eh, Mambela Busta. Sunod-sunod kasi yan. Ako nag-aantay lang ako ng isang paputok o pasabog. At sunod-sunod yan, nare-reaction ko lahat yan. Hindi kasi ako ang involved party dyan eh. Nakikichismis lang din ako eh. Pero bakit ko nalalaman? Kasi yung mga taong involved, na-fed up na eh. Napagod na eh. Diba? Sabihin nyo, mali ako. Kontrahin mo yan para mabilis, mas mabilis silang lumutang. Kontrahin mo. Oh, sabihin mo, hindi totoo. Sinasabi ko, wala, Limor, puro ka fake news. Sabihin mo ngayon! Para bukas, swabog ka na. Diba? Ayaw nyong tantanan si boss. Kuda kayo ng kuda dyan kay boss. O pag kayo ang binalikan, hindi nyo masagot. Tama, tama. Ah, diba? Ngayon, ikaw Judas ka, susunod ka rin, sigurado. Pasabog ka din. Nagalit na si Kuya Dong. Bistado ka na. Sabi ni Ma'am Edwina, kami ng pamilya ko ay hindi bibitaw sa taong nakatulong sa amin sa panahon ng pandemic. We love Sir FLM. See? Yan mga taong nagpapatunay na si boss ay tumutulong at hindi puro kuda. Oh, di ba? Ma'am Mercedes, pag buo ang binigay, tahimik. Pag bariya, binigay, maingay. Yes. Oh. Daming naka-video ni mo. Yaan nyo lang silang mag-video dyan para pag-usapan nila, maintindihan nila kung paano sila magre-rebat. Oo. Hindi nila maintindihan kung paano magre-rebat. Paano nalalaman ni Limor? E di syempre, the moment na umupo ka rito, lahat ng taong concerned at mahal si boss, nagbibigay ng info. Ganun lang kasimple yon. Hindi ko kailang magsaliksik. I-analyze ko lang mga bagay-bagay na ibinipid sa akin, alam ko na kung anong gagawin ko. Diba? Kaya sabi ko sa iyo, Alvaro Romeo, itumba mo ako para manahimik ako. Pag di mo ako tinumba, tuloy-tuloy to. Oo. Hanggang sa Italia, mahahabol kita. Tandaan mo yan. Diba? Sabi ni Herschel, ako wala rin akong pera at mahirap ako, pero tumatayo ako sa sariling pa ako, Boss FLM, and ever forever. Kuya Gani Rosales, ang pagkakaalam ko, may tao nasa likod ni Alpomonio para sirain si FLM at pagkakitaan. Malalaman din natin yan, Kuya Gani. Darating din tayo dyan. Sabi ni Ma'am Nati, totoo yung sinasabi mo na ang pera at ang kasalanan, kaya dapat ang pera alipin ng tao, pero may mga taong yung pera ang umaalipin sa kanila. Yes, tama po kay Ma'am Nati. Direct money and power, yes. This program is brought to you by Atites, FLM USA and Canada, SWB 999. Super chat, money and power, sabi ni Atites sa kanyang super chat. Thank you so much. Diba? Sabi ni Ma'am Mad, sis, ganda picture ngayon sa labas, orange and yellow na down. Ayan. John Ogar, nakahawak ng channel niya ha. Yes, oo, kaya alam ni John Ogar lahat yan. Ma'am Nati Direct, may taong alipin siya ng pera kaya naging masama. Kasi kung ano ipapagawa ng pera sa kanya, kahit masama, sinusunod niya. Akit na daw si President Man. Taka, bigyan ko lang na hagdan si President Man. Asa na si President Man? Alright, this program again is also brought to you again by Atites FLM USA and Canada SWB 999 Super Chat. Kasi nga alam nila dito, kikita sila using tuling kano. Ano? Sabi ni Atites FLM sa kanyang Super Chat. Lalabas din yan. Huwag po kayong mag-alala dahil tina-tight seal na lang ni President Tong yung mga ebidensya. Pasasabugin na yung mga ahas na yan. Alright, this program again is brought to you by Utol RDD TV Cebu from Pilipinas. Super!
sticker. Thank you so much. Utol RDD TV Cebu. Thank you so much. All right. Ma'am Dewberry, FLM 544 Forever Mandaluyong. Mag-a-love shoutout ni Marcia sa mga lahat ng mga solid FLM. Ma'am Tessicia, FLM 544 from Hong Kong. Mag-a-love shoutout. Utol, President Jomsky Vlog, relax lang, Idol More. Good evening sa lahat dyan. Mag-a-love shoutout sa inyo dyan sa Malabon. Utol Jomsky Vlogs. Oh, di ba? Antayin natin si President man kasi kailangan niya explain yung video kanina. Alright, President man, ito na yung ating hagdanan, mga kapatid. Sabi ni Michiko, ayan, di ba si Alpha at Ogar ang nagplano lahat at sinalahot ang supporters ni FLM, magkasabot sila. Hindi, actually ganito yan. Si John Ogar kasi ay naging kanang kamay ni Alpamonyo doon sa mga channel ni Alpamonyo. Ngayon, dumating nga ang point na ultimo si John Ogar ay nagising sa katotohanan na pati siya ay nagagamit. Just imagine, nagkautang pa ng 60,000 si Alpamonyo kay John Ogar. Akala ko ba super yaman ito at may Ferrari? Eh bakit hindi niya nabayaran yung utang kay John Ogar na 60,000? John Ogar, nabayaran ka na ba nito? Di ba? Hanggang sa dumating sa nag-away-away na sila dahil nalaman na may binigyan ng 50,000 ito si Alpamonyo galing doon sa pondo na inipon ng mga kasama nila for humanitarian. Doon nag-ugat yan. Bakit ko alam? Nakita ko eh. Napanood ko yung mga senaryo na yun eh. Di ba? Kaya doon nag-umpisa na naghiwalayan na sila. Ngayon, ang masamang balita dahil ang sumama sa kanya iilang peraso na lang at majority sumama kay John Ogar. Kasi ito nga si John Ogar, nakikita naman nila na okay naman ang pamamalakad.